room ko, mag-base na lang ako. Ayun, buntot ng buntot sa atin yung taong to. Ha? Uwi ka na? Ako, paano si Innocentia? Ha? Ah, wala. Sabi ko, mag-inom na lang tayo. Sige na. Ayoko na, tinatamad na talaga ako. Uwi na ako. Mag-cocktail lang tayo sa bar. Sige na, tara na. Ayun. Hindi pwedeng uminom si ma'am, sabi ni Sir Renato. Huwag ka mga pakialamero. Oo nga, pakialamero ka, ano? Bakit ganun seryo? Umiigit yung paningin ko. Siyempre. Nakakarami ka na. Hindi ko alam kung dahil ano? Sa iniinom ko o dahil... Dahil ano? Kasama ka. Aming pareho siguro. Palagi mo. Hindi ko alam. Marimar, saan ka na naman pupunta? Hi. Pwede ba tama na yan at medyo nahihilo na ako? Sandali lang. Ano? Ang dami mo, seryo. Ay. Patay tayo dyan. Nahihilo ka pa rin. Umiikot nga yung paningin ko eh. Tingnan. Diyos mio. Marimar, okay ka lang? Marimar, salamat ah. Salamat saan, seryo? Sa lahat. Kasi, ikaw nagpapaligaya sa akin. Malungkot ako. Kung may problema ako, nawawala ang problema. Nilala ko mo ako, seryo. Ikaw nga ang aking tanging angkla sa mga bagyong dumarating. Hindi ko na parang pusa, no? Why not? Basta why? Nalo, kumuko seryo. Naiirita talaga ako sa kanila. Pipigilan ko talaga yung dalawa. Pipigilan ko talaga. Ma'am! Alam mo, Angelica, tignan mo sila o, parang hindi mo na sila mapaghihiwalay. Para bang, mahal na mahal na yung isa't isa. Wala ka nang magagawa, Angelica. Ah, ganun. Yan. Wala na, dulas lang si Monica. Pwede mo ba kaming tulungan? Seryo, ang sakit ng tiyan ko. Kaya niyo na yan. Asikasuhin ko pa asawa ko eh. Ma'am, mabuti pa po bumalik na kayo sa mansyon. Pwede ba huwag kang pakialamero? Wala ka sa lugar, no? Halika na nga, Monica. Dalian mo. Huwag mo siyang tulungan. No. Huwag mo tutulungan yun, umaarte lang yan. Dalian mo! Halika na, dali! Ah! Halika na! Friend, wait lang, aray! Dalian mo! Ah. Saan masakit? Seri, yung sakit ang tiyan ko. Ano mo kasi nainom eh. Bakit hindi mo tinulungan si Monica? Kung si Losa ang misis ko eh. Tama ka doon. Scarlett? Iwanan ko muna kayo dyan ha. Dahil parang mas nalalasing pa ako sa panonood sa inyo eh. Sige na. Halika na. Mar. Sekarang? Wala ko pa naman kanina. Halikan mo ako. Pala, susukahan mo lang ako. Pasensya ka na, Sarah. Ang sakit-sakit kasi nung dyan ko kanina eh. Sige na, sige. Matulog na. Sarah, gusto ko na matulog. Sige, matulog na.
Naramdam ko yung pagmamahal mo sa akin. Alam mo, ikaw lang ang bukod tanging babae na umahal sa akin yung nakita mo. Yung makasarili at saka tapat. Alam mo, napakadaling mahulog sa'yo. Napakadaling mamahalin na yun. Sakit pa. Para sa'yo. Ano yan? Suhol? Ayaw mo ba? Isa. Wow! Ang ganda naman, Angelica! Alam mo, parang pwede mo na akong itulak ulit. Para makamatching earrings naman ako, di ba? Lagi ba? Teka, akala ko ba masakit pa? Ano kasi, basta binigyan mo kasi ako ng ganda, parang feeling ko na wala yung sakit ng pa ako. Ganon. Tago ko muna. Sana lang, wala na tayong makita mga eksena na kagaya kagabi, no? Alam mo, feeling ko, nahuhulog na sa kanya si Serio. Siguro may gayumang binigay sa kanya. My dear, if it does happen again, sa tingin mo ba may magagawa ka? Eh, bantay sarado ka dyan sa Guardia Civil mo. Ano sa'yo mo? Wala. Kaya na tayo. Sabi ko nga eh. Manahimik ka na lang, di ba? Okay. Ma'am, may naghahanap po sa inyo. Ate Angelica! Ang kulit mo talaga, no? Harvesting from one of our lands. Hey, Mr. Hamilton! Good morning. It's nice to see you. What a surprise, huh? Sergio called me. Told me. I invited Mr. Hamilton and together with our other investors to visit the place. Is that right? Can you excuse me, Miss Santos? Sure. Dan? Ano namang kalokohan to, Sergio? Inimbita mo siya dito na hindi ka nagpapaalam sa akin. At kahapon ko pa kaya sinasabi sa inyo to. And besides, hindi naman ako empleyado niya para pagpaalam lahat ng virus ko. Hindi pa tayo handang ilibot siya dito sa Villas at Ibañez. Ewan ko sa inyo dahil basta ako I'm prepared for this. Bayaan niyo na akong diskarte yan to. Sorry pa, nagkaloko-loko ka dito. Huwag kang lalapit sa akin para humingi ng tulong. Talagang hindi mo tatantanan, no? Kahit ilang beses ka magpabalik-balik dito, wala ka nang malilimas! Kaya ikaw, lumayas ka! Ha? Lumayas ka na dito! Tama na yan. Bitaw mo yan, Diego. Renato, manggagancho yung babaeng yan! Kilala ko yan. Siya si Innocenza. Paano mo na gawang itakwil ang sarili mo kamag-anak? Walang hiya ka. Kinausap mo pa yung asawa ko, ha? Walang hiya! Tama na! Mag-ayos ka nga! Para ka hindi San Tebanyes! Renato, pera lang yung kailangan niya sa atin ng babaeng yun eh! Umigil ka na. Lumapit siya sa akin. Walang masama doon dahil kamag-anak mo siya. Gusto kong malaman ang mga nangyayari sa buhay mo. Dahil asawa kita. Kung ayaw po talaga ako tanggapin ni Ate Angelica, mas mabuti pa umalis na lang po ako. Talaga umalis ka! Tama na! Dito ka lang. Dito ka, asikasuhin mo siya, basamahan at babantayan. Ano siya, female bodyguard ko? Parang ganun na nga. Monica. Ganun mo sa guest house yan. Sige na. Ayusan mo yan. Maraming salamat po. Salamat! Seryo? Seryo? Akin ba itong almusal na to? Pero bakit hindi mo lang ako hinintay ni Serio? Ay, nako. Nag-almusal na. Ni hindi nga ako ni Yaya eh. Wala bang mag-iaya sa akin mag-almusal? Gutom na ako ha.
Oh, saan ka pupunta? Meet ko lang yung ibang investors, hindi pa kasi tapos yung meeting. Ganun ba? Hmm. Samahan na kita. Sige. Sama na ako dito. Sherio! Wala na. Umalis na. Nagpuntang meeting. Marimar, hindi ka sumabay sa amin kanina kumain. Wala akong gana kumain. Isa pa, gusto ko sana makasama si Sherio. Ganon, kawawa ka naman. Alam mo, mamaya gabi pa yung uuwi. Ibig sabihin, buong araw ko siya hindi makikita? Ako, si Bossing may mga kausap na foreigners. Busy yun. Pero kung gusto mo naman, pwede mo siyang dalawin sa opisina. Dalahan mo ng pagkain kaya. Surpresahin mo, alam mo matutuwa yun. Hindi pwede. Dalahan ko siya ng pagkain. Siguro mo matutuwa si Sherio. Gusto mo pumunta na tayo kay Corazon ngayon. Tanungin natin kung ano yung paborito ni Sherio. Ay, sige, Angelica. Tay! Oh! Ba't ganyan tsura mo? Si Mama Angelica, may pinapaalak na namang masama. Manggugulo na naman. Eh, di tawagan mo si Sir Sherio. Hindi ako naman yung napagalitan. Sama mo ako doon. Pastel de lingua a la Isadora. Yan ang lulutuin natin. Kasi, favorites yun eh, ni Sir Sherio. Tulong mo, pag nalungkot siya noon, pinagluluto siya ng kanyang mama nung pagkain na yun. Eh, pero Corazon, kaya pa nating lutuin yun? Oo naman! Kasi sa akin na ipinagkatiwala ni Senyora Isadora ang resipe niya. Kaya naluto ko na to. Ay, Corazon, gusto ko sana tumulong para magluto kay Sherio. Uy, sweet! Sige. Palatan mo lang yan, ha? Dahan-dahan, masugat. At pagkatapos natin maluto yung ulam, gagawan ko siya ng sulat. Tiyak na masutuwa si Sherio nun. Wala talagang bata ka. Sweet ka talaga. I don't know about that. Pero for sure, nakakatuwa para sa akin ang magiging reaksyon ni Sherio. And this is our proposed budget for our real estate projects. But that's double the amount we talked about. Yeah, I understand, but I believe that we really have to infuse more funds in order to make it a prime real estate property. Excuse me, gentlemen. You know, Sherio did not inform me about these figures. I know this is wrong, and it clearly shows that Sherio is not ready to embark on a major project such as this. Dad, pinapahiyaan niyo naman ako. It's okay. It's 12 p.m. pa. Nandiyan ba si Sherio? Sino sila? Ako si Marimar. May dinala akong tanghalian para sa kanya. He cannot be disturbed. Huwag kang mag-English. Di ka namin maintindihan. Hindi siya pwedeng maabala. I'm very sorry, gentlemen. But Sherio insisted on doing this project entirely alone. I'm sorry. He's totally inexperienced. No, he's incompetent. We're seriously thinking about taking the money if he remains ahead of the project. No, sir. In fact, I can explain on how this figures. Well, it better be good. Yeah. So we can see when we trace back the slope. Sige, attorney. Siya yung asawa ni Bossing Sherio. Siya si Marima. But he has a closed door meeting. Binilin sa akin na hindi siya pwedeng abalahin. Hindi, alam niya. Binilin sa akin. Hindi lang sa'yo nasabi. Pero, bahala. From the first quarter. Marima. Excuse me. Sir, may luto ko panangalian mo. Kainin mo to, ha? Tatrabaho lang ako sa tali, ha? Sandali lang. Dahil kung alam ko lang, madami ako niluto para sa kanila. Sa labas na, sa labas. Sige na, sir. Tingnan mo muna. Sa
sandali na lang. Tulubas ka na. Eh, hindi na lang kita dito, Sheryl. Sige na, hindi na lang. Dito na lang ako. Sige na! So, going back. Here. See the difference? It drastically shoots up. That's why we arrived with that figure. Mar-mar. Uuwi na lang kami. Salamat, Arturo, ha. Marimar, ano nangyari? Hindi ba nagustuhan ni Sergio yung binigay mo? Nagalit siya sa akin. Tapos pinaalis niya ako. Ha? Ba't ganun? Baka bad timing ka lang. Sabi niya, umuwi daw ako. Eh di sige, uuwi na tayo. Uuwi tayo ka na, Lola Cruz. Halika na. Mas mabuti nga siguro, Marimar. Lagi ka na lang pinaiiyak dito, eh. Si Fifi ba, napakain mo na? Opo, ma'am. Good. Asan si Marimar? Ewan ko, sir. Pero alam nyo, kanina pa siyang tanghali wala dito. Hindi kaya bumalik na siya sa lungga niya? Kung saan siya nanggaling? Hey, home sweet home. Sana hindi lang tayo umalis dito, no? Sana din hindi na lang ako pumayag magpakasal sa kanya. Huwag mo na silang isipin. Malayo na tayo sa kanila. Hindi ko kaya makibagay sa mundo niya. Para akong malaking kahiyan para sa kanya. Pero mahal na mahal mo si Sergio, Marimar, si Lola. Si Lola Cruz? Bossing, turo. Nakita mo ba si Marimar? Bossing, sa totoo po niyan, kasama ko siya kanina nung nagpunta siya sa opisina. Sinubukan kong pigilan pero ayaw magpaawat. Oh, si Angelica po may pakana ng lahat ng ito. Angelica, ano ba ginagawa natin dito? Ibibigay ko ang cheque ng asawa ko sa walang hiya akong pinsan. Tingnan mo. 100,000. Pang-o-opera daw ng tsahin ko. Buwisit talaga. Hindi ko alam kung paano siya nakalusot kay Renato at ngayon, palamunin namin siya. Ayaw mo ba nun? Nakakatulong ka sa less fortunate? At ano namang mapapala ako sa giging charitable, ha? Mabuti sana kung makakatulong siya paghiwalayin ko si Marimar at Sergio. Why not? Alam mo ba ang itsura ni Innocencia? Haven't you heard of repackaging? Konting makeup, konting ayos. Pasok na yan sa banga. At least, kay Innocencia, sigurado ka nang hindi niya susulutin sa'yo si Sergio. Takot na niya. Ito na lang uli yung shot ko. Ito naman talaga ako, di ba? Siguro, hindi niya na ako susundan dito. Eh, ayaan mo na siya kung ayaw niya. Di ba? Mas tahimik naman ang buhay natin dito sa isla. Ibig sabihin ba nun, Pulgoso?
Naghiwalay na kami ni Serio. Ay, Diyos mio, Marimar. Hindi ko naasawa si Serio Santibanez. Siguro. Akala ko pa naman, magkinasal ka, panghabang buhay yun. Parang si Lolo Panso saka si Lola Cruz. Ibig sabihin nun, hanggang ganun na lang kami ni Serio, hindi man lang kami nagtagal. Hindi pala sapat yung mahal mo lang yung isang tao para mapaligaya mo siya. Huwag ka nang umiyak. Marimar, saan ka pupunta? Sandali, sama ako. Tsaka na muna, Pulgoso. Gusto ko muna mapag-isa. Ate Angelica. Inesensya, my dear. Look what I have for you. Ay, salamat, ate. Teka, bago mo makuha ang checking to, meron ka munang kailangan gawin para sa akin. Si Marimar? Wala ho siya rito. Bigla kasi ho siya umalis sa Villa Santibanez eh. Inisip ko baka dito siya tumuloy. Ano? Umalis siya nang walang paalam sa'yo? Opo eh. Nagumahal, baka kung saan na napunta yun, baka dinukot na yun. Opo kayo mag-alala, Lola. Hanapin ko po siya. Ikaw naman, masyado kang nervyosa. Hindi ka na nasanay dyan sa apo natin. Hindi ba nung ba man eh, mahilig na yan tumakas at magsusukot kung saan-saan? Serio, mas napapalitaan mo kami pag nakita mo na si Marimar, ha? Apo, asahan niyo po. Sige. Ano ba ang tagal niyo naman lumabas na nga kayo? Ito na. Are you ready for the brand new Innocentia? Innocentia, lumabas ka na nga dyan. Marami pang sat-sat tong si Monica. Marimar! Ngumiti ka nga. Ilabas mo yung ipin mo. Lakad. Umikot ka. May tinatago kang ganda, no? Ate Angelica, sobra-sobra na po yung tulong na binigay niyo sa akin. Di ako, pag umuwi ako, matutuwa si Nay pag nakita niyang ganito yung itsura ko. At sino naman ang nagsabi sa'yo na makakaalis ka? Pero ate, kailangan ko pong pumunta sa ospital para ibigay yung cheque para sa pagpapagamot kay Inay. 100,000 to, nakikita mo ba? Ano to? Ibibigay ko na lang sa'yo ng ganon-ganon? Wala nang libre ngayon. May kapalit to. Ano pong gusto niyong gawin ko? Gusto kong gumante sa isang tusong babae na nanggugulo sa buhay ko. Si Marimar. Serio? Galing na ako sa bahay ng lolo mo. Ikot ka nila ng buong bayan, hinahanap kita.
Akala ko na lang nangyari sa'yo. Ano bang ginagawa mo dito? Ang lungkot-lungkot ko kasi. At ngayon lang ako naging malungkot ng ganito. Marimar, alam ko galit ka sa akin. Mali talaga yung ginawa ko kanina. Kung gusto mo magalit sa akin, magalit ka. Sampalin mo ako kahit anong gawin mo, tatanggap. Hindi. Hindi, seryo. Hindi. Nandito ka na. Ako nga dapat tumingin ng tawad sa'yo. Kasi dapat din na ako nagpunta doon. Hindi na nangyari sa akin. Seryo, matawarin mo ako. Dapat din na ako nagpunta doon eh. Marimar, wala kang kasalanan. Okay? Seryo, mahal na mahal kita. Sino man ang kaaway nyo, kaaway ko na din ngayon. Mabuti kung ganun. Dahil marami ng pasakit ang dinala sa akin ng Marimar na yun. Para makaangat, nilandi niya at pinakasalat si Sergio Santibanez, ang anak ng aking asawa, si Renato. Gusto kong ilayo mo si Sergio kay Marimar dahil hindi titigil ang salot na yun hanggat hindi niya nakakangkang kayaman ng mga Santibanez. Dito? Dyan. Saan ba ninyo? Saan niyo siya natagpuan? Sa may tabi po ng lawa. Nilalagnat ba? May sipon ba siya? May sipon ba? Hindi naman, no. Ayos lang ho siya. Dinala ko lang siya dito para makapagpahinga ho siya. Uuwi ka dun sa inyo sa Villa Santibanez. Dito na lang kay matulog. Parang makasama namin siya lang matagal. Isabit-sabit na kami sa kanya eh.
Kung gusto nyo, papwede ko naman kung siya iiwan dito sa inyo. Uuwi ka sa inyo, iiwan mong asawa mo dito. Pero ate, paano po ako makakatulong sa inyo? Nakapag-aral ka naman, hindi ba? Opo ate, na-dean's list pa nga ako eh. Kaya lang, di ako nakatapos ng college dahil nagkasakit si inay. Tapos wala na kaming pera. Hindi ako nagpapakwento. Hindi rin ako interesado. Basta sumunod ka lang sa lahat ng ipapagawa ko sa'yo. You will be my puppet and I will be your puppeteer. Hindi naman ho sa gusto ko iwan si Marimar. Mahimbing na ho kasi yung tulog niya. Ayoko naman siyang gisingin. Huwag kang mag-alala. Kami nang bahala sa kanya, ha? Salamat po. Sige. Nag-away ba kayo ng aking apo? Umalas siya ng Villa Santibanez nang hindi mo nalalaman. Pagkatapos, uuwi ka at iiwan mo ang asawa mo dito. Seryo, bago kami pumayag na pakasal sa iyo si Marimar, katakot-takot na diskusyon at iyakan na namagitan sa amin dalawa. Dahil natatakot kami para sa kanya. Kaya kailangan alagaan mo siyang mabuti. Ayaw namin siyang masaktan. Ayaw ko rin naman kung mangyari yun. Seryo, pinagkatiwala namin ang kaisa-isa naming kayamanan sa iyo. Dahil mahal namin yan. Kaya kailangan alagaan mo siya. Apolo. Kung hindi, lagot ka sa akin. Naintindihan mo? Kahit matanda na ako, may lakas pa rin natitira sa akin. Matalas pa rin ang aking itak. Mahal! Saan niyo po? Poprotekta ako po talaga sa'yo. Buti. Lakad. Sige po. Sekretarya, bakit ko nang bibigyan ng sekretarya si Seryo? Kung akong tatanungin mo, mas gusto ko pa na huwag na magtrabaho sa kumpanya ko. Ginagawa niya na. At alam naman natin kung gaano kahirap para sa'yo na sundan pa si Seryo sa bawat kilos niya. Hindi ba nga ikaw na lang huling nakakaalam sa mga pinaplano niya? Sabi. Matanong ko lang, saan ba papunta itong usapan na ito, Angelica? Si Inocencio ang gagawin nating ispiya ni Seryo. Gusto ko idikit mo siya sa anak mo para malaman natin mga kinikilos niya behind your back. Seryo? Seryo? Tama-tama ang gising mo. Alika. Nakahanda na ang paborito mong almusal. No, no. Inihaw na talangka. Lola, dito po ba kami natulog ni Seryo? Hindi ko kasi naramdaman na binuhat niya ako eh. Andyan po ba siya sa labas? Wala na. Bumalik na sa villa. Po? Akala ko pa naman di siya alis sa tabi ko. Pagkatapos na nangyari sa amin. Bakit? Napatunayan ko, Lola, na mahal na mahal po pala ako ni Seryo. Ano bang nangyari? Wala po, Lola. Basta, mahal na mahal ko po si Seryo. At Lola, nasasabik na po ako na makita siya. Teka, kasalanan ko kasi eh.
Gusto ko kasing dito muna kayo matulog para makasama naman kitang matagal-tagal. Hayaan niyo po, Lola. Gusto ko rin naman po kayong makita eh. At saka sasabayan ko po kayo ni Lolo Pancho sa almusal. Pero pagkatapos po nun, Lola, babalik na po ako sa Villa Santibáñez, ha? Kasi gusto ko na pong makita si Sergio. Bossing, kagabi, nakita kong hindi mo kasama si Marimar pag-uwi, ha? Hindi mo ba nahanap sa isla? Nahanap ko na. Pero iniwan ko na muna sa kanila. Mahirap na. Mas maganda na doon na muna, sir. Oh, bakit? Nag-away ba kayo? Hindi naman. Alam mo kasi, masyado na kami nagiging malapit ni Marimar. Eh, mali yun eh. Ayaw ko siya masaktan. Sige, Rita. Nakakuha ko na po yung service na pinagawa niya sa talyer. Oh, ayos naman ba? Okay ang takbo? Opo. Sige po. Sige, salamat. Ayos na pala, sir eh. Oo. Sariyo. Buti di ka pa nakalits. Gusto ko ipakilala sa'yo ang bago mong secretary. Si Innocentia. Good morning po, sir. Morning. Secretary? Uh-huh. You're actually giving me a secretary. Mala ah. So you're recognizing talaga ngayon na may talagang lugar ako dito sa kumpanya. Na binibigyan mo pa ako ng secretary ah. Ano naman nakain mo, Dad? Narealize ko na hindi tayo nagbabanggaan. Magkama tayo, meron tayong negosyo. So, naisip ko, siguro maganda parang binibigyan kita ng peace offering in the form of a secretary. Hindi naman may masamang bala kayo. Ano ka ba? Napakasuspitsyoso mo naman. Halika na, mauna na tayo. Baka malate pa tayo. Choy! Choy! Oh. Ang ganda-ganda naman ng mga bulaklak. Ha, gusto mo? Thank you, ah. Teka, hindi para sa'yo to. Aling Corazon! Si Ma'am Marimar po. Ay, naku, Dodong. Hindi pa umuwi. Ah, ganun ho ba? Pakisabi naman ho na itong mga bulaklak na to, tanim po dito sa Villa Santibáñez. Okay, sige. Ako nang bahala. Sige, ilagay mo na lang dyan. Salamat po. Okay. Salamat, Choy, ha? Salamat po. Choy, Choy, ibibigay mo kay Ma'am Marimar yung mga bulaklak. Bakit? Choy, ano ka ba? Asawa siya ni Senyorito Sergio. Sir, okay po ba yung pagkakaayos ko? Okay. Maganda. Maliwalas. Mabuti naman po at nagustuhan niyo. Ah, sir, eto po pala lahat ng files nung projects nung kumpanya. At inorganize ko na po to para mas madali nyo mahanap. At kung gusto nyo, pwede ko rin siya ilagay dun sa laptop nyo. Inga. Impressive. Secretary nga ba talaga kita? O baka naman kinuha ka ni Daddy para palitan ako din sa kumpanya? No, seriously. Para kang si Mami. Ganyan din siya magtrabaho. Ganyan siya kung paano magpatakbo ng kumpanya. Malinis. Maayos. Lahat din numero. Pagka-OC mo, gano'n, eksakto. Sir, gusto niyo ba ng coffee? Black? Black? Yes, mismo. How did you know? Asan na dyan? Yes. Hello, boss? Arturo. Dumating na si Marimar. Oh, sige, sige, sige. Pupunta na ako dyan. Ba't ba tayo dito dumadaan? Hindi na natin kailangan pumuslit papasok ng villa. Baka nakakalimutan mo. Isa ka ng Santibáñez. Mag-last break ka na muna, ha? Sir, gusto niyo po, samahan ko kayo? Hindi na. Just call the investors and tell them that I have to meet with them. So, reset the meeting, okay? And thanks again. Sige po, sir. Ayoko ipaalam kay Sergio na bumalik na tayo. Gusto ko kasi siyang surprise-ahin eh.
Tsaka masusurpresa yun sa itsura mo. At ikit sa lahat, sa amoy mo. Kaso mo, kita mo. Hindi ako presentable ngayon. Ang baho-baho ko, dumi-dumi ko. Mamaya pandirihan niya pa tayong dalawa. Sa atin? Anong sa atin? Ba't pati ako dinamay mo? Alam ko na. Kailangan mag-ayos ako. Mag-ayos tayong dalawa. Kailangan natin maligo. Halika ng pulgoso. Hoy! Halika dito, daya mo! Ay, Diyos mio. Pulgoso! Halika dito. Marimar! Lunod na lahat ng karapata ko tsaka pulgas ko. Maligo ka ng pulgoso. Ang baho-baho mo na. Ayoko na! Ayoko na! Marimar! Seryo? Saan ka naliligo? Naisipan ko kasi maglinis kasi ang dungis-dungis ko. Ikaw naman, oh. May banyo naman tayo sa kwarto natin, eh. Baka kasi madumi ako lang yung sahig niyo, eh. Nakakahiya naman sa'yo. Baka kaya mo ako sinoli kila Lola Cruz kasi madungis ako. Marimar naman. Bakit ka ba kasi umalis na hindi ka nagpapaalam sa akin? Sorry na. Baka magkasakit ka pa, halika na. Sinoli mo pa talaga ako kaila Lola Cruz? Hindi. Gusto ko makita ka nila dahil alam ko sabik na sila sa'yo. Halika na. Sarap maligo dito sa'yo. Halika dito, dali. Halika na. Halika dito, pulgoso. Halibar. Halika na. Don't you know, don't you know, things will change, things will go away. Yan. Sir, seryo. Teka, padagdag naman ako. Hot chocolate, gawin mo ng dalawa. Hot chocolate? Okay na? Okay. Thank you, Carlson. Cummings. Alright. Cummings. Okay. Hello? Hoy, Inosensya. Di ba kabilin-bilinan ko sa'yo na bantayan mo si Seryo? Eh, bakit nandito siya, ha? Kasama niya si Marimar, naglalandian sila. Ikaw, kasi simple-simple ang pinapagawa ko sa'yo. Hindi mo magawa ng trabaho mo ayos, ha? Ilayo mo si Seryo kay Marimar. Opo. Ala ka si Pulgoso. Parang hindi ako naniniwala dun, eh. Ha? Hello? Hello, sir. Kailangan niyo pong bumalik dito sa opisina. Ano? Papunta na dito si Mr. Hamilton. Sige. Punta na ako dyan. Sige po. Aalis ka na agad? Kailangan nang bumalik na opisina, eh. Ha? Eh, hindi ka pa nga nagpapalit ng damit at saka... Papalit na ako ngayon. Kailangan ko lang talaga umalis. Ayoko. Hindi ka aalis sa inyo. Mas sandali na ako mawawala. Kailangan ko lang talaga pumunta. Sige na. Ayoko, hindi ka makakaalis. Hindi mo tayo nagsama ulit. Ayoko. 5 minutes. 10. 1 minute. 1 minute ako mawawala. Sige na, ha? Bantayan mo nga yan. Ma'am Marimar. Mahihis na po kayo? Oo, bakit? Yan po kasing ginagamit ng mga bata sa amin pag nangihisda. Yun nga lang po, gawa sa kahoy. Doon po kasi sa isla namin, ako po'y nangihisda ng mga pagkain nila Lola. At kailangan ko pong bumisi ng maaga para makakuha po ako ng mga isda. Talagang kailangan mo mga isda kapag maaga. Dahil doon sila kumakain at lumalabas. Tama po yun. Paano niyo po nalaman?
Siyempre. Dahil maingis na rin akong katulad mo. Talaga po? Oo. Oh. Naingis na ako kapag gusto kong lumayo sa mga problema o kaya kapag gusto kong makapag-isa. Sige po, pasensya na po kayo. Hindi, hindi, hindi. Hindi yan ang ibig sabihin. Kung gusto mo, sumama ka na sa akin, mangisla tayo. Gusto mo? Ayos lang po sa akin yun, Eni, kung ayos lang po sa inyo. Halika. Ganito na lang po. Kung sino yung makakakuha ng pinakamalit na isda, siya dapat magluto ng pananghalian natin. Ganun ba? Ano po? Halika. Kukuha ko ng mas maliit na rod para sa iyo. Halika na. Ito nakikita mo rito. Mga pag-aari pa rin ng Santibanez yan. Ang plano namin dito, gumawa ng mga private residential resorts. Ang laki-laki naman po niyan. Mahina po ba yung ginagawa niyo? Magmaneho? Madali lang to. Paano kasi automatic na itong kotse ngayon? Hapakan mo lang yung gas, ito manibela, ililiko mo lang kung saan mo gusto pumunta. Ganyan lang kadali magmaneho. Ay, gusto ko po yun. Sige. Oh, honey. Ba't nandito ka? Akala ko ba nag-fishing ka? Oh, nag-fishing kami. Tuturuan ako ni Marimar dahil siya eksperto sa pahingisda dito. Mukha nga. Mukhang alam nga ni Marimar na maraming matatabang isda sa Villa Santibanez. Oh, honey, kain tayo. Oh, sige. Marimar, gusto mo sa mama? Sige na. Marimar, may sekretarya ngayon sa seryo. Si Innocentia. Maganda siya. Kung ako sa'yo, babantayan ko siya. Jerica, halika na. Marimar, sama ka na. May iiwan na lang po ako. Nato ka. Da-da-da. Fifi. Anong ginagawa mo dyan? Nihintay mo ako, no? Hey, saan ka ba nang galing? Last night pa kayo nawawala ng amo mo. Uy, bakit? Namiss mo ako, no? Siguro meron kang HDD sa akin. Huh? HDD? Hidden Doggy Desire. Excuse me! Grabe ka. Huwag ka muna umalis. May sasabihin ako eh. Pengi namang dog food, no? Hoy, saan pupunta? Ha, halatang halata. Talagang type niya ako. Iba talaga pag nakagat ka ng pulgas ni Pulgoso. Bakit ba kasama mo si Marimar? Aba, for the first time, nagsiselos yata ang asawa ko. Alam ko kung anong klaseng babae yan si Marimar. Pa-inosente, pa-kawawa, patay-gutom yun. Aha siya, nanunuklaw siya nang hindi mo napapansin. Angelica, please do not insult me. You should know better than that. Huwag mong binabawasan ang pagkalalaki ko. Asawa lang kita. Hindi ko magsasabi kung paano ko dapat kumilos. Gagawin ko kung ano gusto kong gawin at kakausapin ko kung sino gusto kong kausapin. Naintindihan mo? Ha? Pumunta ka sa kwarto ni Seryo. Kunin mo ang alahas ni Doña Isadora. Alin po, yung binigay ni Seryo kay Marimar? Akin yun! Hindi ako makakapayag na maisan ako ng hampas lupang yun! Akin na si Fifi. Ngayon na! Marimar, saan mo itinago ang mga alahas mo?
Asan na kaya si Sergio? Kanina ko pa siya hinahanap eh. Ma'am Marimar, natanggap niyo po ba yung bulaklak na ipinadala ko kay Aling Corazon? Hindi pa kami nakikita ni Corazon eh. Pero salamat. Nakita mo ba si Sergio? Wala kasi siya dun sa opisina niya eh. Ma'am, umalis po yata kasama yung sekretary ng si Innocentia. Nilibot po yata yung resort. Ganun ba? Saan ko kaya siya mahanap? Pwede mo ba akong samahan? Dapat po ma'am, meron kayong sasakyan. Sasakyan? Opo ma'am. Gusto niyo po ipag-drive ko kayo? Talaga? Kunin ko lang po yung susi. Ay, Pulgoso, maiwan ka na lang dito mamaya, ah. Ay, nako. Anong ginagawa mo dito? Eh di ilalagay itong bulaklak na binigay ni Choi para kay Mama Remar. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Naglilinis. Kalilinis ko lang dito, ah. Madumi pa. Ma'am, dito po tayo. Sige. Si Mama Remar eh. Eh bakit ka ba dikit ng dikit dyan? Alam mo bang kanina ka pa hinahanap ni Ma'am Perpeta? Dapat yun ang inuuna mo. Hindi ang kalokohan na to. Lalo na't hindi mo trabaho magmaneho. Halika na! Ma'am, tawagin ko na lang po si Arturo para samahan po kayo. Sige. Sige po. Ay, ay, ay. Paano kaya ito? Oo. Marimar, ano na naman yung iniisip mo? Ang galing, ha? Imagine, na-convince mo yung mga investors natin mag-stay? Sir, konting pa-charming at lambing lang naman ang kailangan ng mga yun. Kailangan pa sa damata ko si Daddy. Eh, syempre siya nagpasok sa'yo rito. Ang laki talaga ng tulong na nagawa mo ngayon. Imagine, kakapasok mo palang kahapon at ang dami mo nang nagawa. Sir, mas madami pa po akong magagawa kung hayaan niyo po ako. Of course, with your great business sense. Hindi, parati akong makaka-uwi ng mga ganyan. Ay, pero sir, di ba po meron tayong dinner with the investors? Well, not tonight. Gusto ko kasing kumain kasama ni Marimar. I wanna go home to my wife. Alam mo naman yung nag-aantay sa akin. So, ikaw nang bahala. Just call them. You know what to do. Diyan ka magaling eh. Ay, bakit ayaw mo umandar? Marimar, anong gagawin mo? Hindi ka pa marunong magmaneho. At saka wala pa akong lisensya, Diyos mio! Sa sa'yo. Diyos mio! Pulgoso! Tulungan mo ako! Pulgoso! Kailangan humingi ako ng tulong!
Alika! Alika, bilis! Bilis, bilis! Bakit? Eh, para akong... para akong kinabahan. Eh... Bakit nga? Baka may masamang nangyari sa apo natin. Nalaglago. Galing dyan. Ay, nako. Kulit ah. Tulungan niyo ako! Alipa, maghanap. Maghanap. Eh, ngayong gabi, eh, malakas ang alon. Basta gusto ko lang malaman na walang masamang nangyari sa kanya. Alika na, alika na. Punta. Maliit ang bangka natin. Hindi kakayanin ang malakas na alon at hangin. Pabukas na lang natin irog ang pagluwas. Pag mas maganda na ang panahon, para na rin sa ating kaligtasan. Ano ka ba naman, Pulgoso? Ingay-ingay mo! Pulgoso! Mama Rimal, buksan mo! Yun lock, Mama Rimal! Yun lock po! Pakibukas! Tulungan niyo ako! Ano? Matalak puso. Asan yung susi nito? Marimar! Puro may susi! Marimar! 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 Marimar yung lock! Sukiti mo! Marimar, nandito yung lock! Nasa kaliwa mo! Marimar! Seryo! Marimar! Marimar! Susi! Marimar! Marimar! Please, please! Marimar! 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 Tumawag na kinang tukto, bilis! Luzon, si Sirio at si Marimar, nasan? Eh sir, nagka-problema po yata ang sasakyan ni Sir Sirio eh. Umusok daw po, muntik na lang magkasunog. Ha? Oh, ano nangyari? Ay, hindi ko po alam. Basta si Marimar po yata nasa loob eh. Nasaktan ba? Hindi ko nga po alam, sir. Nandun sila sa labasan eh. Halika, sama mo. Karasan, maglabas ka pa ng ulam. Sabi ko nga po. Ay, naku, mabuti nga sa kanya. Bilis talaga ng karo. Ma'am, hindi ba natin titignan kung anong nangyari? Bakit naman ako pupunta doon? Eh, naman pa kailan ko kung buhay o patay si Marimar, no? Oo nga pala, perfecto. Yung inutos ko sa'yo, nagawa mo ba? Magaling, perfecto. Maaasahan talaga ka tayo. Paano nakasakay ng van si Marimar? Sino ba sa inyo ang kasama niya? Ako po, Senyorito. Oh! Eh, anong ginawa mo? Ba't di mo binantayan si Marimar? Guys, kamusta ang asawa ko? Marami ho siya na-ingest na uso. Ba't di pa siya nagigising? Siguro sa sobrang hilo na lang ho yun. Obserbahan na lang ho natin siya in the next few days. Okay naman po, Mrs. Lu. Sigurado ka? Opo. Sige po, mauna na po. Choy, sumama na siya. Sige po, senyorito. Thank you.
Gentlemen, shall we go? What about your son? Oh, he's busy with his car and with his wife. They're more important than business. Apparently, it is, yeah. Shall we? Sir, hindi po ba natin hihintayin si Sir Serio? Siya pa naman ang nagplano nitong cocktail party para sa kanila. Anong magagawa natin? Wala siya dito. Eh, mamaya pa naman po dapat tayo aalis. Sandali. Sino mo nagbabayad sa'yo? Sino nagpapasweldo sa'yo? Sino? Kayo po. Pasensya na po. Salamat. Yes! Gising na si Marimar, gising na si Vesper. Yahoo! Naku, teka lang. Salamat naman, nagising ka na, Sleeping Beauty. Natakot naman kami sa'yo. Alam mo ba, nakasapong rosaryo na yata ako. Nasa si Serio? Umalis. Dinig ko. Parang galit na nga yata si Sir Renato eh. Ha? Eh di galit sa akin din si Serio. Malamang. Alangan namang matuwa siya. Eh, kasi naman, Mama Remar, eh. Padalos-dalos ka naman kasi sa mga kinikilos mo. Dahan-dahan lang naman, hinahinay. Ayun, tuloy. Hindi naman siya galit. Pero, siguro ang mas mabuti niyan, amuin mo na lang. At saka, behaves ka. Oo nga naman, Marimar. Makinig ka kay Tyson. Masakit pa ulo mo? Ma'am, siya po yung naghahanap kay Ma'am Marimar. Magandang araw po. Nandito ka para bisitahin ang apo mo? Oo, sana kung pwede. Ang bilis naman ata kumalat ng balita. Balita? Na naaksidente si Marimar. Tama pala yung hinala ko. Tama yung kutob ko. Anong nangyari sa apo ko? Nasaan siya? Lola, easy ka lang. Nakulong lang si Marimar sa isa sa mga service ng resort. But she's okay now. Nagpapahinga lang siya. Pwede yung maghintay. Oo naman. Pero siguro mas mabuti kung mag-lunch po muna kayo. Siguro by that time, magigising na si Marimar. Nakakahiya ho yata. Pero gutom na ako. Pero gusto ko pa rin siyang makita. Siguro po, hayaan na po muna natin yung apo niyo magpahinga. Magpapahain na ako ng mga kain niya. Perfect, ha? Ma'am? Dalhin mo nga sa dining si Lola. Apa? Sumunod na mo kayo sa kanya. Salamat. Dito pa. Perfect, ha? Ma'am? Sige ho, Lola. Mauna na ho kayo doon. Magluto ka ng mga kain ni Lola. Magluluto ako, ma'am? Oo, magluto ka ng pagkain ni Fifi. Hey, wait a minute! Para sa akin lang yan, ha? Pagkain po ni Fifi? Dog food po yun, ha? Para lang sa aso. Pwede po ba yun sa tao? Oo. Oh. Uy! Teka! Bakit nagtanggal? Maliit lang naman to at saka hindi naman siya ganun kasakit. Ay naku, pambihira mo Marimar. Baka matitanong ka eh kasi fresh pa yan. Ay naku, Corazon, huwag kang mag-alala. Lalagyan ko lang ng tubig alat doon sa dagat. Tapos matutuyo na siya. Talaga? Tubig alat? Lalagay sa sugat? Matuyo! Pero ang galing ah. Ganun talaga yun? Oo.